Yes, nagpo. So, nung time na wala ko pong pangyayari, mga tao, lagi lang nag-sounds ng Christmas song. At ibang ano po sa pandemic tayo. Lungkot yung mall. Wala masyadong tao. Wala ka masyadong makikita ng display ng mga Christmas decor. Wala pa masyadong post mga Christmas. Samantala mo, ibang iba po talaga. Ang namaramdam ko po yung pagkakaiba. Yun na yung observation. Ano po ba aspekto sa inyo ng pandemic? May mga nabago po ba sa pag-ugali mo, pag-alaw mo? Naging makabuluhan mo ito? Nagturo ba ito ng aral sa inyo? O mas naging matured kayo? Mas marami kayo natutunan sa buhay? Mas marami kayong adjustment at mga improvement sa buhay? Sa akin, marami po. Ano po ulit po sa ugali? Naging malawak po yung paunawa ko sa mga maling bagay, sa mga nangyayari sa Pudyo. Marami po ako mas na-enhance sa social media. Actually, kung natin isipin yung mga nangyayari na hindi maganda, mag-focus po tayo sa mga positive na nangyayari na nakatulong para positive vibes tayo. Kasi kung iisipin natin na mahirap, talaga hindi tayo makakapag-move-on. Hindi tayo makakapag-adjust kung ano yung environment natin. Hindi tayo makakapag-adapt. So, new normal, meaning less tayo sa oras na inokusyon na virtual, sa school, face-to-face, adjustment natin sa lahat ng bagay. Malaki pinagpagawa. But the good thing po na nangyari ito, isa lang po ang masasabi ko. May mga bagay na nakatulong. Actually, sa totoo nila po, may observation na ako naman explore ako or expose ako sa mga tao mayroong mataas na estado sa buhay, mayroong walang wala. Ano ako, flexible ako. Lahat to, nakakasalamuha ako yan. Pag umuwi ako sa bahay, mga ordinaryong tao, mga pakasimpleng tao mo, yung mga pamumuhay, nakakasalamuha ko eh. Pag nasa work ako, lahat ng klase ng tao nakakasalamuha ko. Lahat ng klase ng tao na mataas ang status sa mga nakakasalamuha ko. So, nandun tayo sa adjustment period. Parang katulad din yung mga sa nangyayari sa paligid. Na, dahil may normal na tayo, less tayo sa face-to-face, less tayo sa exposure sa public. So, maa-adapt po natin yan. Ang kagandahan nun, sa totoo lang, speaking ng kagandahan sa pag-explore ng multimedia, media, na-adapt ko na po yung online shopping. So, nag-download ako ng mga apps, aabangan lang natin yung mga sign. So, aware tayo dyan. Tanggapin natin ang realidad na dyan tayo pupunta. Inaabangan ko yun kasi may mga kapatid ako na maraming anak, expose sila sa public, kung may expose sila, pag-uwi nila ba, nagalap. So, nandun na ako sa thinking na total expose na maraming na mo, kung may mga time na bakit hindi na lang kasi sa kanya. Ako lahat yung mamimili. So, na-adapt ko din yung pag-o-order online. The good thing is maraming mga late promo na halos
kung bibili ka sa supermarket, mabibili mo na rin siya online ng promo price pa yung iba. Abangan nyo lang. And then, the same time, may mga free shipping po yan. So, adopt natin yung ganun. Regarding naman po sa school, ito naman ang masasabi ko. Yung mga ako nagko-complain na bakit wala nang face-to-face, mahirap. Alam niyo, sa totoo lang, kung malayo po yung bahay niyo sa school, save kayo sa pamasahe, save kayo sa damit, save kayo sa baho, paglalaba, araw-araw, pagdating sa school. Malaki pong, matakin niyo mag-gagastos lang kayo yung hindi naman araw-araw nagbibigay ng module yung teacher. So, adjustment lang talaga kung kailan nyo kaya i-afford yung budget nyo. Doon yung time na pwede nyo pong i-print yung module para gawin. Dahil may mga teacher naman na hindi naman masyado ano, may ano tawag dito? Tinatawag tayo niya, may due date. Halimbawa, katulad sa school, pag nagbigay ng exam si teacher, kailangan on the spot ma-forward yun. Pag sinabi, may project, sa totoo lang, nabawasan ng project ng mga estudyante with my own observation. Ang ginagastos na ngayon ng mga magulang, kasi hindi ko naman, hindi wala naman ako estudyante, yung pag-online. Since online na tayo ngayon, lahat naman halos kailangan may cellphone. Kung kailan may module, magpapaload ka. Kaya yun, magpapaprint ka. Eh kung araw-araw pumapasok yung anak mo, baon, damit, sabon, araw-araw maliligo yan. So malaki, medyo may matitipid din yung ibibino mo na sabon ko, talaga yung budget mo lang ganitong amount. Kasi nandun ako sa point na mahirap ang buhay. Kumbaga, may mga nawawala ng trabaho ang budget sa halip na ibibili ng mga essential, yung iba, kailangan mag-cut para sa pagkain. So, accept the reality na yung may mga tao na minsan mas priority na lang yung ibili ng pagkain kaysa sa ibili ng sabon-mabango. Magliligo na lang siguro mga 3 times a week para lang makatipin. Hindi kaya, ang gagawin nila, hindi na maliligo ng ilang araw. Pwede ba yun pag pumapasok? Di ba hindi pwede? Sa akin na naman, with my own opinion, ito rin lang ang pangangit mo. Yung mga pumapasok na, okay, pwede naman sa bahay din lang yung mga nag-office work. So, pwede nang gawin sa bahay. Tipid sa oras, pamasahe. At the same time, thank you, Easy Five. Thank you sa mga upline ko na nag-encourage sa akin para sumali. Mas na-enhance po yung exposure ko sa tao. Actually, ako po ay kahit matagal na ako sa sales, napakamahilain ko. I just go with the flow. Pero deep inside, mahilain pa rin ako. Kung sino man yung makakakilala sa akin, kumbaga, nandun ako sa point na ito kasi yung trabaho ko. Pero yung personality ko talaga mahilain to the point na kailangan mo mag-assist ng customer kasi yun ang may tungod yung award mo. Pero hindi po ganun kagaling yung convincing power ko. Kaya lang, na-develop na lang yun sa everyday routine na ito, kailangan kong gawin. Ito yung laging tinatanong. Ito yung laging binabato. So, lahat po ng papasungan natin yung kung gusto natin matuto. Lahat naman yan nagsisimula sa wala tayong alam. So, ang masasabi ko ng adjustment period, kailangan mayroon kang patient, marunong ka makontento, marunong ka mag-adjust kung ano yung nandiyan sa iyo ngayon. Yun po ang napaka-importante. Adjustment, makontento. Tapos, yung positive vibes lagi. At saka, yung meron kang motivation na everyday motivation na naririnig. At ang pinakamagandang part doon para mamotivate ka is that nilipas din
ang mga nangyayari, kung ano-ano man, kung hindi ka man, hindi mo man na-achieve yung goal mo na ay na-attain mo yun, makukuha at makukuha mo yun in the near future. At mas magiging close na sa family kung hindi mo naman sa dalawang nakikisama na nakakasama dahil sa pandemic, mas magiging close po talaga kayo. Makikilala nyo magiging isa't isa. Malalaman nyo yung needs ng bawat isa. At kung ikaw yung tipo ng tao na generous or kapamilya, kapuso, ikaw na yung mag-a-adjust para sa kanila. Para magkaroon ka ng peace of mind. Kung yun dati dahil wala naman nangyayari, wala kang pakialam, wala. Single naman ako. Yun na yung experience. Although no, hindi naman. Pero hindi ganun kalagin. Kasi yung faith mo. Kasi since pandemic, hindi mo alam kailan ka tatalabahan ng tatamaan. Kasi wala mong pinipili, di ba? So, ang thinking mo talaga is makakasurvive ba of one of this day? Or kung ako man yung isa sa mapipili at mapapalad na tamaan ng epidemya, anumang na-contribute ko sa pamilya, anumang influence ko sa tao. Diba? Ano bang yung maliliwa pa sa kanila? Yung mga ganun thinking. Kasi dumating ako sa point na ganun eh na. Dumating ako sa point na yung password ng ATM ko, yung password ng Gcash ko, kasi hindi natin alam. Through accident, may mga trusted family member na iniiwanan ko. Kasi, who knows, diba? Kasi, makakaramdam lang ako ng konting kaba o pain. Although na, I have faith. Pero, sabihin na natin naging 10 times yung faith ko na para natin, magpipray lang ako na, pagising pagtulog. Honestly speaking, isa nga, sa pagmamadali dahil busy ka lang yun. Kung kailan ka nalang kailangan, kung nararamdaman mo kailangan mag-pray. Pero yung dinig mo kung nakatulad nito ngayon, na-expose tayo, per 3 hours, merong mapapap-up sa akin ng mga, warmers, mga group ng radio, mga something na nagpapap na magandang word of wisdom. Ano na kaya ang laki pa ng hitunan talaga para sa akin na na-enhance nyo yung new normal. Maging ano na kayo ma-observe lang kayo sa nangyayari. Bawa kayo mag-focus nyo sa hindi maganda. Kasi may mga opportunity na nandyan. Maging open-minded lang kayo. Matututo kayo. At makukuha niyo po yung gusto ko. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo, baka mas malalim pa yung pinagdadaanan. Kung ano pa is your fingers, baka mas siya kayo pag naging close kayo at matalang yung pinagdadaanan ko. So far, nakarecover ako kailan ng pandemic. Kasi itong pandemic, ito yung mas naka-develop sa akin, mas naging mag-grow ako. Kasi mas marami ako nakilala ng tao, mas naging open-minded ako. Mas naging maparaan ako sa mga bagay na dapat kong matutunan dahil kailangan hindi para sa sarili ko. Basta na feeling ko nung time of pandemic, mas marami akong responsibilidad na dati sarili ko lang yung iniisip ko. Dahil single. Pero nung time of pandemic, dahil marami na lang ang tama ko, syempre, isa na lang sa mga kapamilya ko, mga ganun na case, naging mas responsable ako sa mga bagay na
again. I'm so blessed. Still, nag-wake ako. May part-time ako. May mga nagtitiwala sa akin na taong tumulong. Maraming maraming salamat. Not to mention, pero alam nyo kung sino-sino kayo at magpapasalamat ako sa inyo. Dahil sa tiwala nyo na ganyan sa akin. At the same time, yung mga taong nagpupos sa akin na tumulungan ako. Lalo-lalo yun sa mga taong nag-challenge sa akin na paano ako magalit, ilabas yung galit ko. At the same time, doon ako mas nag-grow kung paano ma-enhance yung pasensya ko. Paano ko i-overcome yung ganung attitude ko. So, itong pandemic na to, may mga tao na na-appreciate ang mga at may mga tao hindi nila kayang nandumo sila. Pero ako, it's a big challenge to choose for the better. Yun na pa ang masasabi ko. Kung ano man ko ang opinion mo, ginagalang ko para sa akin, opinion ko lang yun dahil with my own experience po ito. Wala po itong basehan na narinig sa ibang tao. Kundi experience ko ito sa sarili ko, sa mga kaibigan ko, nakakasama mo, sa family ko. Wala pong ibang involved kundi ako.